So yun mga langga, kagaling ko lang sa work, sinundo ko ni Papo kasi nga may pupuntahan kami and parang wala kaming insaktong destination. Kaya sabi ko na lang na mapapagupit na lang ako dun sa salon. So pumunta ako sa salon na yung Amano Mano 12 years ago kasi nga yung buho ko dati na nung tumubo na siya, yung ginupitan ko siya dati nung tumubo na siya, parang dito yata banda sa sa balikat ko. Siyempre, nakita ko yung buhok ni Taylor Swift. Yun. Gusto kong gayahin. Kaya ginalog yung buhok ko. Ginalog ko lahat. Tapos, gupit-gupit ko dito. Hindi pantay sa kabila. Tapos, ginalog ko na naman. Hindi din pantay. Ginalog ko naman. Nakatatlong gupit ako. So, nung nangyari is... yung nangyari is, parang hindi ko magustuhan. Ginupit ko naman yung bangs ko. Hinapit ko yung bangs. Tapos ang resulta, ang pangit talaga ng resulta. Kaya, ayun, sabi ni Papo, pumunta ka na lang sa parlor. Ipaayos mo yun doon. Gusto ko pa siyang paiklian dito. Yung dito talaga yung dito. Kasi parang, ang hirap siya itali na ang liit-liit. Kasi nilalagay ko pa sa, ganyan siya, ginaganyan ko siya. Ang hirap sa umaga na itali na maliit na. Kaya sabi ni Papo, ipasalon mo na rin yan kasi takot siya magupit, baka kasi papunta pa dito sa dito sa batok, wala nang maiwan yung ganun. So pupunta kami ngayon, tatry namin ngayon kung bukas sila. So 12 years ago, grabe, nakabalik pa ako dyan. 12 years ago, so try natin. So yan. Anong parking mo? Nasa gilid. Yes, may man siguro. Hindi. Diyan tayo pupunta. Buti lang na itago ko pa yung card ko. So buti pa at 2012. Ang tagal na. January 18, 2012 to. Ay mo ipakita. So yun lang ka, hindi tayo naka-avail kasi yuyako talaga. Huwag ka magpa-reserve ka talaga kasi puno doon lahat ng nila. Yung reservation nila puno. So pupunta tayo dyan sa Karen na naman. Nakatry din ako dyan dati. Napakuli ako ng book dati. So try natin kung may bakante. Naraala ko dati yung store pa to ng yung sa baba niyan, store ng tito ni Papo. Tito niya ko sinundo sa baba dito si Papo pagdating. Tito niya ko sinundo. Dinungan pa ba mo? Dili na. Tignan ko sa tagad lang. Pa-reserve na tayo dyan sa Earth. Yan pala yung tayo na-admit tayo dyan sa hospital na yan. So yan mga langga, nakapa-reserve na tayo doon sa Earth. Then uwi muna tayo kasi alas 4 pa daw, alas 2 pa lang ngayon. Sarap magduminos muna tayo. Ayan, magduminos tayo mga langga. Next time na tayo mag-diet. Yan, lam-lam. Pag-ibig natin mga langga. Nag-order tayo nitong strawberry na shake. At saka, ito yung talagang paborito ko talaga. Tropical na pizza. Ay, sarap! Tapos, try natin itong isa. Try natin. Meron siyang potato at saka chicken. Yan. Si Papo yan. Let's eat mga langga. Nom nom. So yun mga langga, naligo na lang tayo kasi nga napakainit din ang panahon. Tapos sinabi ko pa naman doon na magpagkupit at saka magpa-shampoo ako. Pero nag-shampoo lang ako ngayon. Hindi ako nag-conditioner para para kasi mamaya sasampuhin din to mamaya. Gusto ko pa kasi yung mas maikli pa mga langga kayo. 4:15 na ngayon, 4:15 na ngayon, so 4:30 yung natin, yung 4:30 yung reservation natin, so kailangan wala pang 4:30, andun na tayo, so madali na naman to kasi manipis. Patuyuin muna natin. Ay, init. Maganda naman siya.
Okay naman, pero papapatula kasi di siya pantay. So yan mga langa yung buhok natin. Gusto pa natin paiklian pa siya dito hanggang dito. Pero okay na sana siya no kasi sa mukha ko no. Pero siyan, pababaan na natin para ano. Hindi na tayo maglagay ng tali. So let's go na mga langga. Gagay yung driver natin. So let's go. Ayan na mga langga. Dito na tayo. So mga 4:20 tayo dumating. Diyan sa earth. Papo, nag-aantay natin na yung reaction niya sa buhok ko. Mura naman kagsiko, ano gano'n? Ang saman? Ano? Hindi mo gusto po? Pati talaga naman yung liog. Wala man, di ba makita? Makita ba liog? Wala, makita liog po? Lugay na naman eh. Kabalo, agi-treatment pa ko. Shampoo pa ko. Kapila ko giligo. Kapila ko giligo, tagi-treatment, gibolium, etc. Nag-high-high lang dyan ko. Pila yung nabayad? Barato lang po, gusing. Samantalang sa amano-mano ko sa una, 3,000 sobra, di ba? Nga, gupit ra. Gupit at shampoo ba to? Eh, alam niyo mga langga, tagay mo natin. Alam niyo mga langga, parang, hindi talaga, parang hindi bagay sa akin yung gupit na to kasi nga ang laki ng mukha ko, 'di ba? Pero comfortable talaga ako lang ga, as in comfortable ako, hindi ko na kailangan magtali araw-araw. Alam nyo, sa bahay na lang nga mauga. Nagbabalik tayo, dumaan lang tayo kanina pala sa Seria. Ngayon, bumili lang tayo ng ano, konting ito lang, mga blacklakin kasi idikit ko sa wall. Ito lang. Kung gusto nyo ganito sa Seria lang to ha, malapit sa Tosco. Yun, ito ganito. Tapos, yun lang. Itong mga blacklakin na binili ko. Tapos, itong ano, kagaya ng magamit ko sa work. Yan, ito lang nabili ko. Mag-detect siya. Yun lang. Saka itong pouch na maliit. Yan. So yun mga langga, first time ko doon nagpagupit ng buhok sa earth. So ang ganda nga, ang ganda sa loob, as in ang ganda sa loob. Kaya lang hindi ako maka-video kasi nga parang ano, nahiya ako magtanong kung pwede ba mag-video doon. Pero doon sa ginupitan sa akin sa loob ko, pwede ba ako mag-video? So pwede daw. So pwede ko ba kita mukha mo? Sabi niya pwede daw. Alam niyo malangga, kung marunong talaga ako magsalita ng Japanese, makakausap ko nun yun ng maigi yung nagupit sa akin. Pasensyan nyo na lang yung background ko. So, nag-chika kami. Kung hindi ko maintindihan, in-explain niya talaga yun. So, yun. Ang ginawa sa buhok ko is, pinakita ko lang yung gupit. So, sa dati, say, Taylor Swift yung ginaya ko. Hindi nag-ano, hindi natin nasunod. So, ginaya ko naman ngayon is buhok ni ano, si
may pinakita ko sa kanya, pero ang nasa isip ko talaga si ano, yung girlfriend ni Roro Madrid. Sino ba yun? Sarili, i-search ko muna. Ayun, si Bianca Umali, yung book niya. Kasi gusto ko yung ganun na wala nang tali-tali. O, hindi ko na siya matatalian. Pero parang mas maganda pa yung kanina lang ganun, yung book na nandito. No, kunti lang sanang binawas. Pero mas gusto ko talagang matry na yung parang wala siyang hindi ko na siya tatatalian. So, ginawa sa akin is grupitan ako yung tawag nito. Bobcat ba tawag nito? Tapos, sinampo ako, yun, niliguan ako. Ang sarap sa ulo, niliguan ako. Tapos, nung bumalik na kami, gupit-gupitan niya na. Tapos, nalala niya, treatment pa daw, ini-treatment daw. So, say go, balik naman daw, ligo ulit, ligo na init-init, bla bla bla, ganun. Tapos, inano niya ulit, ginupitan. Sabi naman niya, volume. Akala ko sa volume, lalagyan siya ng mga cream or something, ilalagay dyan, tapos magagano mabuhok mo, kasi di ba volume pag ganun. O, yun ang pagkaintindi ko. Sige, sabi ko lang sa isip ko, yes lang ako ng yes ito, bahala na, basta matapos lang ito. Sabi ko sa kanya, hi, gigirong-ganong-ganong. Pasensya mga langga, kasi alam nyo mga langga, hindi talaga ako marite sa buhok, wala akong kahit yung buhok ko, walang mga design, gupit lang, straight lang na gupit, yun lang talaga ang sa buhok ko, wala akong arte-arte, kaya hindi ko talaga alam yung mga ganon-ganon. So sabi niya, volume daw, sabi ko, hi, sabi ko lang ganon sa kanya. Tapos ang volume pala lang ga, parang igaganon, isa slash, igaganon, no? Ganon, sa likod, hanggang dito, ganon, yun pala yung volume. Now I know, yung sabi ko sa isip ko, now I know. Tapos inano niya, basta dami niyang ginawa. Tapos sabi niya, paplansyahin daw niya. Sabi ko naman, sige, go. Sabi ko lang, go. Tapos sabi niya, paplansya siya. Sabi niya, plansya. Sabi niya, pinaplansya mo ba ang buhok mo? Sabi niya, ganun. Kung hindi, wala akong plansya. Never ako nang paplansya siya. Oh, sabi niya, totoo. Nagda-dryer lang ako ng buhok pag basang-basa. Pero sa totoo lang talaga malangga, minsan lang taga ako nagda-dryer. Siguro yun, nakikita nyo na nabablog ako. Kasi nga, pag aalis kami, nagda-dryer ako ng buhok na halimbawa, yung pupuntahan namin is madali lang, malapit lang. Nagda-dryer ako niyan kasi hindi na matutuyo sa loob ng sasakyan. Pag malapit kasi, basa pa yung buhok mo. Kasi dito lang, wala kang makita na basa yung buhok naglalakad ng mga tao. Diba sa atin, pag basa ang buhok, fresh. Dito, wala. Parang ang sabi naman sa akin ng isa na kausap ko, pagbasa daw yung book mo, galing ka daw sa mga hotel, sa mga motel, ganun-ganon, naligo daw, pagkatapos bla bla bla, ganun. Ang sabi naman ng isa sa akin, pagbasa daw yung buhok mo, magkakasakit ka daw. Kasi nga, di ba, pag winter, pagbasa ang buhok mo, masyama lalamigan ka, maano yung katawan mo, ganun. So, comment nyo below mga langga na nasa Japan kung bakit talaga hindi lumalabas ang mga tao dito sa Japan pagbasa ang buhok. Kailangan talaga din na dryer nila. So, kawawa talaga mga buhok dito mga langga. Kasi naliligo ka na nga ng init-init na tubig. Tapos, i-dryer mo pa, diba? Kawawa yung buhok. Araw-araw siyang ganun. Na-stress siya. Yun. So, yun mga langga. Ito lang ginawa sa akin. Yun. Tapos, pinansya-lansya pa niya yun sa dulo-dulo. Dito sa dulo, pinansya-lansya niya. Yun. Tapos, ang dal-dal-dal pa niya. Dami niyang dinadal-dal. Tapos, magbibideo ako, sabi niya, yan sa Instagram mo ilalagay? Sabi niya ganun. Kung hindi ko sa YouTube. Sa siya nga, nag-YouTube ka? Sabi niya ganun. Kung oo. Siya nga. Sabi niya, naman yung ilalagay mo sa YouTube? Oy, naitindihan ko. Yun ang pag-iintindi ko. Sabi ko, iro-iro lang. Iba-iba lang. Tapos pinakita ko yung iba. Tapos pinakita ko yung buhok ko dati. Yung mahaba siya. Ay, haba ng buhok mo. Sabi niya ganun. Ang dal-dal niya no, as in. Siguro ko marunong talaga ako magsalita. Talaga. Machichika ko yun talaga. Tapos ang mura lang na bayaran ko lang ga. Basta mga langga, try nyo talaga doon. Pero pag pumunta kayo doon lang ga, mas maganda na magpayoyako kayo, magpa-reserve kayo para may oras talaga para sa inyo. Pero sa akin kasi parang siningit lang ako kasi kunti lang naman pinagawa ko yung ganun. Ang ganda sa loob, kaya lang yung pinagupitan sa akin, gupit lang kasi yung sa mga paayos-ayos doon sa mga magaganda yung ganun.
Iwan ko na bakit doon ako nilagay. Tapos yun mga laga. Yung parang ano, yung ito pala, parang maganda siyang ganon din, oh. Yung ganon, char, diba? Ay, hindi na yan, yung ganon. Parang numipis lalo ang ano ko. Buti lang, hindi ko to pinadala sa Pilipinas yung mga isip ko nga na mga ganito. Try natin ito, isip ang maganda ko. Tapos mamaya pala, hindi pa talaga tapos yung Sabado ko ngayon. Tapos mamaya pala, mga 9:30 PM, magpamasage naman pala kami nila, ano, ng hipag ko at saka ni BFF mamang. Magpamasage kami. Kaya alam nyo na mga langga, dito talaga pag nagtatrabaho tayo, nakakapagod. So kailangan natin pamasahe. Ay, maganda to siya, oh, yun, oh. Maganda. Yung ganyan lang. Bahala pa, huwag nyo nang pansinin yung pagmumukha ko, langga. Huwag nyo nang pansinin, kasi nga, ano, gusto ko yung, ano, hindi ako tiis ganda, eh, yung ganun. Ano sa akin, basta comfortable ako, kahit pangit tignan, basta comfortable ako, doon ako, mga langga, di ba? Pero hindi ko naman inaano yung iba, langga. Kung saan kayo masaya, doon lang naman. Pero sa akin kasi, at hindi bagay, basta comfortable ako, doon ako, mga langga. So, yun, mga langga, ang ikli ng buhok natin, ang ganda, yan. I mean, gusto ko siya kasi hindi ko na siya matatalian, sombrero na kaagad sa trabaho. Tapos, so yun mga langga, kung pupunta kayo doon sa Earth, tumawag kayo doon, ha. Ilagay ko lang dito yung ano, ang daldal ko talaga lang, ang dami ko lang hanas, mahaba na to. Bahala kayo, panoorin nyo lang kung gusto nyo pang panoorin. So yun mga langga, mapapahilot na tayo mga langga. So meron pa tayong mga ano, dalawang oras mahigit, yun. So mag-relax naman tayo mga langga mamaya, diba? Comment nyo nga below kung ano, kung nagustuhan nyo ba o hindi yung buhok ko. Comment nyo mga langga, ha. Kahit ano, sabihin nyo masakit, okay lang. Okay lang mga langga. Okay na kaayo. Ay, naku. Now, massage time. Let's go inside. Ang hilot. Ayan, hindi pa tapos ang Sabado natin mga langga. Magraraming pa daw kami. Kasama si Papo, tsaka Hipag po, tsaka Bayaw po. Ayan, dito kaya dito mga langga. Ang sarap dito. Tsaka mura lang din. Yan, model.